So yan, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So mga kababayan, wala naman akong planong gumawa ng video sana ngayong gabi. Yun nga lang po kasi no, nung habang pinapanood ko nga kanina itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan nga po dyan sa Candlelight Prayer Rally na nangyari nga po sa Davao. So may mga akusasyon na naman. Same accusation na walang ebidensya na naman ang lumalabas ngayon. So ngayon, ang sinabi nga ni Digong dyan sa kanyang speech, dyan nga po sa prayer rally dapat, eh si PBBM daw po ay adik, bangag, at kasama daw po sa listahan ng PDEA nung siya ay mayor pa. Okay. So medyo mabigat, no? So syempre nung napanood ko yun, sabi ko hindi man lang ako makapag-live ngayon kasi medyo may na yung internet namin dito sa bahay. So sabi ko gawin ko lang ng content. So una kasi mga kababayan, ang masasabi ko lang dito, napaka walang hiya po kasi ng ginawa po ng kampo ng mga Duterte. Kasi unang-una, ang nakalagay po dyan is prayer rally. Okay. Pero ang nangyari, tinago nila sa title na prayer rally yung event nila para sa usapin ng politika. So hindi po prayer rally yung nangyari, kundi political rally na may halong panlalait, pambabastos, at saka sedition. So baka mamayang umaga, no, pipilitin kong makapag-live ng umaga para pag-usapan natin yung mga posible nilabag na batas nga po ni Digong dito. So okay po. Actually mga kababayan, nung habang sisimula nga po yung bagong Pilipinas rally, dyan nga po sa Carino Grandstand kanina, nung bandang hapon, pumunta si Sara Duterte. So sabi ko na nga ba, no, diba, may kutob na talaga ako, na saglit lang talaga si Sara Duterte dyan sa Carino Grandstand at didiretso din po siyang Davao. So doon nga po sa Davao, magkatabi pa talaga si Aimee Marcos at si Sara Duterte dyan po sa Davao. So sobrang kaplastikan talaga to, no? Dapat si Baki na to eh. Dapat tinatanggal na to si Sara eh, sa DepEd Secretary, no? And then, ito na nga yung report, no? So ang sabi dito sa SMNI, breaking, FPRRD binulgar nakasali sa drug watch list ng PDEA si Pangulong Bongbong Marcos noon. Noong ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan, nandun yung pangalan mo, sabi ni Duterte. So mabigat na allegation ito. So ang punto kasi dito, di ba, ganito talaga yung ugali ng mga DDS, yung nambibintang ng walang ebidensya. Total, dokumento naman ito ng PDEA at dati kang presidente. Bakit? Sana naman lang, no, bago ka sana nag-speech, sana nagpakita ka ng dokumento na totoo yung sinasabi mo. So, not unless na talagang naninira ka lang. So, pag-usapan natin to pag nag-livestream po ako, no. So, para mas maganda po at mas malinaw, panoorin na lang po natin yung sinabi ni Digong dyan nga po sa Davao. So, ito yan, no. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala.
ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa'yo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Yan o. So, itong mga kababayan, no, sinabi ito ni Digong sa harapan mismo ni Aimee Marcos. Okay. So, sa huling part nga, no, bukas panoorin na natin ito ng buo, no. So, sa huling part nga, sinabi ni Digong na it would be more violent at madugo. So, mahilig talaga sa dugo si Digong, no. So, so ito nga mga kababayan, no. So, ang dami niyang sinabi dito, no, na sinabi niya rin na baka daw matulad si PBBM sa nangyari sa tatay niya na napaalis nga dahil sa EDSA. So, mga kababayan kasi, ano to eh, pag-uudyok ito ng sedition po sa mga tao, itong ginawa ni Digong. At ang pag-usapan natin yan sa sunod na content, no. At saka mga kababayan, no, yung talagang nakakainis talaga dito, harap-harapan sa pagmumukha nga po sa mahabang baba ni Aimee Marcos, sinabi ito ni Digong. Ah, diba? So, sabi ko na nga ba, diba, si Aimee pupuntang Davao. Sabi ko na. So, tama po yung prediction natin. At tama rin po na si Sara, didiretso din Davao. So, plastic. Yan. At ngayon, ito na, no? At kanina rin, sinabi din ni Baste na dapat mag-resign na si PBBM. So, ang daming nangyari eh, pero isa-isahin natin yan. Yung tungkol muna dyan sa PIDEA. So, kung totoo naman pala na, kung totoo yung sinabi nga ni Digong na nasa listahan ng PIDEA, si PBBM, nung si Digong ang mayor ng Davao, eh di sana, nung naging presidente ka sana, pinaimbestigahan mo. Kasi kapag ikaw po ay nakalista sa PIDEA, hindi lang yan basta-basta na ikaw ay user. Ibig sabihin nun, parte ka ng sirkulasyon ng droga. So, nung naging presidente ka, hindi mo pinahuli, so palpak yung drug war mo. At even though dun sa mga matrix na pinakita ni Duterte dati, marami ring mali dun. Di ba? Si Heidelin Diaz nandun eh. So, at ang isa ko pang sinasabi dito mga kababayan, yan, napakita ko sa inyo article, na si PBBM po, sobrang labo po talaga na magdroga niyan. Kasi unang-una, yung kidney niya, iisa na lang. Yung isang kidney niya is, donate niya sa tatay niya nung nangangailangan si Apo Lakay ng kidney. So, napaka tanga naman, di ba, na si PBBM ay magdodroga pa na iisa na lang yung kidney. At saka kung nagdodroga talaga yan, sana patay na yan. Isa na lang yung kidney eh, di ba? So, ang punto dito, walang ebidensya. Walang ebidensyang pinakita, puro bunga nga lang. At yung prayer rally, na dapat supposed to be prayer rally, ang nangyari po ay political rally, pambibintang, panlalait, at rebellion. Yan. So, kayo, yun lang, mixing content lang to. No? So, kayo mga babae, ano masabi nyo nga po dito sa bagong pautot naman, kasi ito lang bago tayo magtapos, no. Dalawa lang yung pwede kong makita dito eh. Yung mga tatanga-tanga talaga na walang critical thinking, maniniwala kasi si Digong na yung nagsabi. Or yung mga supporter ni Digong na nag-iisip, posibleng bumaligtad sa kanya. So hindi ito 100% napapabor sa narrative po or sa kampo ng mga Duterte. Kasi naniniwala ako na may mga Duterte supporter pa rin po ang nag-iisip. At sa ginawa nga po ito ni Digong, may mga aalis dyan kasi isa na naman tong bintang at isa na naman tong akusasyon na walang ebidensya. Sino ba naman yung tangang maniniwala sa walang ebidensya, di ba? So yung mga taga-Damaw, yung mga taga-Damaw City, yung mga kulto yan, so malamang maniniwala sila kay Digong. Kasi mga solid talaga yan. Pero yung mga nag-iisip, malamang posible na umalis na nga po dito kay Digong kasi wala na sa tamang katinuan to eh.
Yan. So yun na po mga kababayan, no? So kita ulit tayo mamaya pa nag-live stream po tayo. So yung comment lang po sa baba, masabi nyo nga po dito sa video na to. So sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takay Romy Moto. Bye-bye.